Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapaginig. Sa araw na ito, isa na naman kasi saya nating itatampok sa linggong ito. At sana'y kapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kasaysayan na ito. At ngayon mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mirna dito sa ating dula. Love and Memories. Tawagin na lang ninyo ko sa pangalan kong Mirna. 26 na taong gulang ko at nais ko ring ibahagi ang karanasan ko sa pag-ibig. At ganito ko sisimulan ang lahat. Aray, tulungan mo ako, Milen. Masakit ang tiyan ko. Hindi ko kaya. Dalhin mo na ako sa ospital. Ay, nako. Ilang ayong sinasabi ko sa iyo eh, na huwag ka nang uminom ng alak para kang gutom sa inuming yan. Alam mong bawal sa iyo yung alak, pinilit mo ang gusto mo. Anong nangyari tuloy? Ano bang kinain mo, ha? Eh, kuhan kasi, Belen, masarap ang pagkakaluto ng pinuludan naming pinapahita. Kaya naparami tuloy ako ng kain. Aray! Eh, naku, ang tigas-tigas kasi ng ulo mong matanda ka. Akala mo, Belen, may gabot ka pa. Tulungan mo. Teka, teka. Pupunta ako dyan sa tindaan. Baka may mabibili akong gabot mo. Eh, naku, alam mong may ulcer ka. Pero hindi ka tumitigil sa pag-inom. Huwag mo na akong sermonan. Pumunta ka na dyan sa may tindahan na bumili ka ng gamot. Masakit na siya. Oo na! Huwag mo akong madaliin. Dahil hindi rin ako makakakilos ng mabilis. Kasalanan mo yan! Kung bakit namimilipit ka sa sakit ngayon. Sana madala ka na. Pati ako, napipirwisyo sa'yo. Bilen, nahihirapan na ako. Eh, parang awa mo na, bumili ka na ng gamot. Ayaw tumigil ang sakit ng tiyan ko. Yan ang napapala ng hindi sumusunod sa mga bili ng doktor. Kaya magdusa ka! Hirap naman ang trabaho natin, no? Mula umaga hanggang alas 7 ng gabi, ay nakatayo tayo. Ay, kailangan nating magtiyaga. Dahil wala naman tayong pagpipilian, eh. Ang importante, ay may hinihintay tayo kaysa istambay ng buong maghapon na walang kita. Paano naman? Ang hirap ng buhay natin, hindi naman tayo nakapagtapos dahil wala tayong gagastusin. Eh, sana may mahanap tayo na may kayan at pakakasalan tayo kahit matanda na, papatulan ko na para lang guminhawa ang buhay ko. Ano, kaya mo ba? Magka-atras ka rin kung ikaw ang mag-aalaga dahil may sakit pala. Di naman yung may sakit, no? Kundi mayaman na malusog ang katawan at ang gusto ko, may kasama lang siya sa buhay. Nako, hindi ko pinangarap yung ganyan. Ang dapat na maging kapiling ko ay yung mahal ko at pagkakasalan ako. Teka, di ba may naliligaw sa'yo? Si Rene? Saan na ba siya? Di ko na yata siya nakikita na sumusundo sa'yo noon. Nasa Maynila at nagtatrabaho doon. Hindi ko pa sinasagot ang mukong na yon kahit may konting pagtingin ako sa kanya.
kaibigang itay. Ano bang nangyari sa kanya? Masakit ba ang tiyan? Oo. Dahil sa katakawan sa binabawal sa kanya. Kaya yan, umatake ang kanyang sakit. Ha? Ang itay talaga, hindi na niya iniisip na wala tayong sapat na pera para maipagamot siya sa ospital. Paano kung malubha ang sakit niya? Wala tayong perang pambayad sa ospital. Yan nga ang sinasabi ko sa kanya eh. Pero hindi siya nakikilig. Ikaw nga ang magsabi sa kanya. Baka sundin niya ang sasabihin mo. At di na uulit ng katakawan niya. Eh, pati alak. Nasosobran na sa pag-inom. Ano? Pambira naman ang itay. Hindi naman siya lang ang nahihirapan eh. Kundi tayo rin. Kayo inay. Nahihirapan sa pag-aalaga. Samantalang ako, nahihirapan sa paghahanap buhay. Ay, pasensya ka na anak ha. Dahil pati ikaw, nadadamay sa ating kahirapan sa buhay. Walang problema sa akin, inay. Basta walang magkakasakit ng grabe sa ating. Ay, ayos lang sa akin. Basta tatlong beses pa rin tayong kumakain. Ay, sa bagay, tatlo lang naman tayong kumakain dito. Kaya hindi problema ang ating kakainin sa araw-araw. Dahil may pinagkukunan tayo ng ating bigas. Eh, may inani tayo doon sa maliit na bukid natin. Oo nga po, inay. Nakakabawas sa gastos natin at nabibili natin ang ulam at ibang kailangan natin dito sa bahay. Miss, tatawid ka na ba? O may hinihintay ka pa? Opo, sir. Yung kaibigan ko. May binili dyan sa parmasya. At dito ko naghihintayin. Ganun ba? Saan ba kayo galing? At parang uwi na yata kayo. Sana huwag ka magalit, ha? Kung tatanungin ko ang iyong pangalan. Pwede ba? Opo, sir. Yun lang pala eh. Para pag may masamang tao na umarang sa amin ay ipagtatanggol nyo kami. Ako po si Myrna, sir. Ang ganda naman ng ngiti mo, Myrna. Hindi ka mukhang suplada. Sigurado, pwede tayong maging magkaibigan, no? Ako nga pala si Sunny. Naka-duty ako dito sa bayan. Nagtatraffic minsan. Sana. Matulungan nyo kami, sir, ha? Pag may problema, kung sakali. Oo, Myrna. Pero huwag mo na akong tawagin, sir. Sunny na lang. Hindi naman tayo siguro nagkakalayo ng edad. Ilang taon ka na ba? Kun na po ako sa IST, Sunny. 22 lang ako. At isang sales lady doon sa mall. Ganun pala. Sana magkakwentuhan tayo minsan. May cellphone ka ba? Pwedeng makuha ang number mo? Kuhan. Wala akong cellphone. Di ako makabili. Dahil sapat lang sa amin ang kinikita ko. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan'y babalik. Ano pong kailangan ninyo, sir? Kuan po, pwede po bang makausap si Myrna? Ano pong pangalan niyo? Ako si Belen, ang ina ni Myrna. Pero wala dito yung anak ko eh. Nasa trabaho pa. Ganun ba, Aling Belen? Mga anong oras po ba siya dumarating dito sa inyo? Kung minsan, alas 6:30. Dahil naghihintay pa ng masakyan at kasamang pasaheros. Hintayin nyo na lang siya, sir. Huwag na po, Aling Belen. Babalik na lang po ako. May dadaanan pa kasi ako eh. Sige, kayo po ang bahala. Sabihin ko na lang sa anak ko na pumunta kayo dito, sir. At babalik mamaya. Opo, Aling Belen. Salamat po. Alis na po ako. Minsan lang isang simpleng ngiti ay
Helen. Pulis yung nanggaling dito, ha? Sino ba yung hinahanap niya? Tinanong si Mirna kung nandito na. Gusto raw niyang makausap. Bakit? May kasalanan ba siya? Nako, gusto makausap lang. Nako, alam ko na ang sadya ng pulis na yun eh. Baka manliligaw kay Mirna. Ano? Nako, hindi pwede. Dahil ang pulis kunyan, matutulis ang mga yan. Baka hindi lang iisang magiging asawa niyan. Kundi, ewan ko, basta mabayaro mga... Bakit may alam ka na ganyan ang asal ng isang pulis? Nagbibilang ng nobya pag binata pa? Oo naman. May kilala ako dyan. May kalibin na. Tapos may nakita ulit akong kinakasama. Anong tawag mo doon? Di pulis matulis. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo at isumbong ka sa pulis na yun. At hindi lahat ay ganun ang ugali. May mga matitinurin na pulis. Hoy, magsabihan mo yung anak mo ha. Na huwag niyang sasagutin ang pulis na yun. Dahil kawawa lang siya. Na pala ang dumating, anak. Ano po, inay? Kaawaan ka ng Diyos. Mabuti naman at umuwi ka na. Oo nga pala, inay. Kumusta na ang pakiramdam ni itay? Hindi na ba sumasakit ang tiyan? Medyo kalmado na ang kanyang tiyan. Kaya nakatulog ng itay mo at nagpapahinga na siya. Sana naman. Hindi na sila kakain ng konta sa sakit ni itay. Dahil kawawa sila na... makadama ng sobrang sakit ng tiyan. Papaano kasi ang tatay mo? Umiinom din ng alak yan. Nagpupulutan ng marami. Kaya yan, sumakit ang kanyang tiyan. Mabuti na lang kamo at may nabili akong gamot dyan sa tindahan. Tinga ka pala. May pulis na pupunta rito kanina at hinahanap ka. Anong pangalan ng pulis na yon? Ano bang kailangan niya sa akin, inay? Sinabi ba niya? Ang pangalan niya Sane. At may sasabihin yata sa'yo hindi niya sinabi sa akin kung anong kailangan niya. Pero ang sabi naman, babalik daw mamaya. Ha? Kung ganun, papasok na ako sa kwarto ko. Pag bumalik siya, sabihin niyo, hindi pa ako umuwi. Ano? Bakit naman anak? May kasalanan ka ba sa pulis na yan? Wala po, inay. Basta ayoko siyang kausap. Sigurado na magtatapat ng pag-ibig niya sa akin. Pero hindi pa ako handa na pumasok sa isang relasyon. Ayoko po, inay, na may istorbo sa akin. Alam mo ba, Mina? Natatakot ako sa pulis na yon. Parang hindi mapagkakatiwalaan at parang mayabang pa. Oh, anong gagawin mo? Di iwasan mo. Huwag kang magpakita sa kanya para wala kang problema. Paano ko iiwasan? Nasabi ko sa kanya kung saan ako nagtrabaho. Ano kayong sasabihin ko? Teka, di ba may nanliligaw sa'yo? Di sabihin mo na may nobyo ka na para hindi na ituloy ang panliligaw sa'yo. Maganda ang naisip mong yan, no? Tama. Mas gusto ko pang maging nobyo si Rene kesa pulis na yun. Siguro naman, hindi ka naguguluhin pag sinabi mo na may nobyo ka na. Sana nga, Mina, para wala akong problema. Dahil naiinis ako sa kanya, akala mo... madali lang sa kanya na mapaibig ang isang babae. Ano? Siguro,
ipinagmamalaki niya ang kanyang trabaho na hindi siya mapapahiya kung manliligaw siya. Parang iniiwasan ako ng babaeng yun, ha? Bakit kaya? Pag may nakilala ko, ay malapit agad sa akin. Pero si Mirna, parang inis sa akin. Pero alam ko, magiging malapit siya sa akin pagdating ng araw. Kaya kailangan ko malaman kung anong dahilan at hindi siya nagpakita sa akin nung pumunta ako sa bahay nila. Susunduin ko siya sa trabaho niya. Donato, madilim na ang paligid. May tricycle pa kayang masakyan si Mirna. Yan, ang mahirap dito sa lugar natin, Belen. Kahit alas 8 pa lang, ang hirap talagang sumakay. Ay, sana may tricycle pang maabutan dun si Mirna. Dahil delikado ang panahon ngayon, lalo na sa mga lasinggero. Makaharangin at holdapin pa yung anak natin. Eh, lalo na, di ba sahod niya ngayon? Ha? Ayaw nga pala, no? Anong gagawin natin? Sunduin na lang natin siya para hindi naman siya mapahama. Sino bang driver na susundo sa kanya? Si Juan, si Nestor. Pakiusapan mo na sunduin na yung anak natin sa paradahan. Baka maisipan niyang maglakad. Delikado. Sige. At pupuntaan ko si Nestor. Para sundo na lang niya ang ating anak. Dahil delikado. Nag-aalala ko sa kanyang kaligtasan. Abutan ng tricycle na masakyan ko na papunta sa lugar namin. Naku, maglalakad ako. Pero, ang dilim sa daraanan ko. Pare, may masasalubog tayo, oh. Arangin natin at kunin natin ang pera niya para pambili natin ang ating pulutan. May mga lalaki akong masasalubong. Ano kaya ang gagawin ko? Walang kabahayan sa lugar na ito. Tatakbo na ako. Babalik na ako doon sa mga kasamahan ko. Sana hindi ako mabutan. Ayun o! Tumatapa! Balik natin! Bisa ninyo! Hinahabon nila ako! Sinong tutulong sa akin? Tulungan ninyo ako! Tulong! Ano kaya ang mangyayari sa tagpo niyo? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligta ang subaybayan ng pagpapatuloy at ikalawang yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Mirna dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at
si Oscar Ola. Technical supervision at musika ni Oscar Ola. Nilabatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Amy Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.